Hello mga kalablab, I'm back. Yan, still manatili sa pamamahay. Yan, may paghihigpit pa po sa labas. Hindi pa makagala, hindi pa po tayo makalabas. So as usual, mangungulit na naman po tayo ng tawag. At the same time, meron po nakarating sa aking balita na hindi maganda at hindi kanais-nais na kaya rin po ako papatawag ngayon para patunayan ang katotohanan sa likod ng aking nabalitaan. Yan. Kung naman po yung kalabasan at katotohanan, dapat tanggapin na lang kung ano man ang kalabasan. Yan. So, tawagan ko po yung anak ko. Kamustahin po natin. Kung lumalabas ba? Kasi bawal lumabas ngayon. Lalo sa mga bata. Kaya stay at home lang po tayo. Stay safe. Stay happy. Love, love lang. Tara, samahan niyo po ako. Hello? Ano? Asa na? Wow! Si daddy ko na yan eh. Sinabi ko ito. Be! Kaya po yung binigay pa sa akin. Kamusta na kayo? Ha? Okay lang po. Okay wow. Lang. Big boy ka na. Alex! Apa? Ano, kamusta ka na? Wala pang pasok? Wala pa ako. So, ano ginagawa mo? Kamusta ka na? Ang laki ah. Hindi ka ba lumalabas? Hindi po. Bawal lumabas. Swimming tayo? Swimming tayo ulit? Lockdown. Lockdown? Kamusta ka na? Okay lang po. Sino kasama nyo dyan? Ha? Sino kasama nyo dyan? Ha? Ala? Si Ate Ayan. Ah. Kumusta na mami mo? Ante. Ano? Ha? Kumusta na kayo diyan? Ito mo tayo. Oh. Kumusta naman yung nanay niyan? Wala na. Anong wala na? Si Nini aanuhin mo kasi si Nene iniwan niya ng ano. Pwede ba si Nene na lang? Hindi. Sabi ko, nasa na yung mami niya? Wala pa. Si mami ni Kalex? Wala pa. Anong sinasabi mong si mami na lang niya kausapin ko? Si Tanini mo ang kausapin mo. Tungkol saan? Wala na. Hindi ko na kasi alam ang salita pa. Nabukutan na ako. Si ito, si mami. Sino? Si ito. Si mami. May mild stroke. Bakit? Baka pasaway ka. Hindi. Talaga pasaway. Pasaway talaga. Huwag ka magpapasaway. Naku, anin mo yan. Pasaway talaga yan. Pasaway. Asan si ano, Auntie Nini, kakausapin ko? Si Auntie Nini mo, tawagan ko? Oo, kausapin ko. Tawagin mo muna doon si Lula mo, Nini, dali lang. O, lumalabas ba yan? Okay, lalabas. Wow, ang pogi, nakamask ha. Magmamask ka palagi ha, pag lalabas ka. Ano? O, Auntie Nini, kamusta? Usap na kayo, lalo mo? Hindi pa nga eh, hindi ko nga alam eh. Ano bang balita? Ante, Nini. Anong balita? Kamusta naman kayo dyan? Ano na, kumusta na? Eh wala, lockdown eh. Hindi tayo makagala. Oo, oh, nagkasakit rin si Ate Nilpa eh. Oo nga daw eh. Nagkasakit rin. Oh, ano bang balita? Medyo naka-recover na. Kailan pa? Pero mahina pa rin.
Kailan? Rero pa eh. Bakit? Eh, mo yung nabalitaan? Wala nga akong balita eh. Ano ba nangyari? Wala. Pauwi na sana yun eh. Pauwi ano? Na bago nakauwi. Hindi na, namin alam na sinugod na pala sa ospital eh. Nung pagka ano na eh. Nung araw na darating siya, nag-takes na hindi daw matuloy pag-uwi kasi nasa ospital. Bakit daw? Ay, may ano na pala yun eh. Leukemia. Kailan pa? February 6 na matay? Oo, oh, February 6 na matay. O, nasa na ngayon yung bangkay? Ha? Nasa na ngayon yung bangkay? Ba't di niya man ako sinasabihan? Nandoon ni Limbing sa ano, Saudi. Ha? Hindi na nakauwi. Ayaw ka ng, ano eh, di ba kami, pwede kami ang mag-asikaso kayong nanay mo talaga nininiang hinanap. Yung tunay nga nanay, kay buhay pa man. So, kailan nyo huling nakausap siya? Ha? Kailan nyo siya huling nakausap? January 20, nag-usap pa kami. Tapos, kailan dapat ang uwi niya? January 20. Hindi, kailan dapat siya uuwi? Ang uwi ni Nene sana? Oo. Sana uwi ni Nene. Ano yun? Unang uwi niya pa lang? So, 27 na... Ha? Unang uwi niya pa lang dapat? Oo, uwi na sana dapat yung ano, February 2. Pero, kaso lang, 27 pa ng January, nasa hospital na pala. Bakit? Ano nangyari? Bigla nag-collapse? Na ano daw, hindi patay. Kaya sinugod sa hospital. Kailan niya pa? Kaman doon sa ano eh, kapatid ni... Ha? Kailan pa nalaman na may leukemia siya? Sa dos lang namin nalaman na nasa hospital na siya. Kailan siya ano? Kailan siya binawian ng buhay? February 2, nasa hospital. Ano ba? January 27 pa daw sinugod na sa hospital. Oo nga. Nalaman namin February 2 na. So, kailan siya namatay? February 6 namatay sa hospital. O, nandun pala yung kapatid niya. Ba't di na si Kaso yung bangkay? Alam ba ni Kalex? Hindi. Alam ni Kalix. Ano sabi niya? Naiyak ko si Kalix. Naiyak na lang. Kawawa naman yan. Hindi nyo man lang ako sinabihan kaagad. So, okay na yun. Ano sabi ng kapatid niya? Wala na rin kaming contact doon eh, kapatid niya. Pero okay pa siya nung huling kausap mo. Malakas pa. Kawawa naman. Hindi niya rin alam na may leukemia siya? Hindi nagsabi. Pero doon sa isang kaibigan niya, nagkukwento na pala na ang dami daw lumalabas na pasa sa kanya, mga malalaking pasa. Hindi niya kita sa medical yan dati? Nagka-medical? Iwan ko nga, bakit hindi nakita sa medical? Ang ano niya dati sa medical, yung ano lang naman yung dugo niya, yung tumataas eh. Matagal ko na rin kasi hindi nakausap yun. Eh, may nagbalita lang. Ngayon lang, ito lang. Nakaraan lang ako nagbalita sa akin. Hindi naman nagsasabi si Ante. Wala naman sinasabi sa akin. Eh, matagal na rin kami hindi nag-uusap noon. Hindi ko rin nabalita. Ito lang, nakaraan lang. May nagbalita sa akin. Akala ko nga, naglolo ko lang. Wala, hindi ko nabalitaan talaga yan. Hindi naman nagsasabi si Ante sa akin. May contact naman sa akin yan. Hello, Be. Pa. Ano, okay ka lang? Papa. Magpapakabait ka dyan, ha? Apa. Huwag kang pasabay kay mami mo kasi may sakit pala yan. Papa. Pag ano, pupunta ako dyan, ha? Ha? Pupunta na si Daddy dyan. Apo. Ang laki ng pisngi mo ah. Ano?
Okay ka lang, be? Ha? Huwag kang labas ng labas, ha? Pag wala ng COVID, pupunta si Daddy dyan, ha? Okay. Hmm. Ah. Sabi mo, pag wala na ng COVID, tuluhan mo daw sila, Kalix, kasi auntie mo na mag-ano ng passport ni Kalix para mag-vacasyon, walang kasi, pwede daw magpunta doon sa Malaysia, mag-vacasyon sila. Sige, pag-usapan na lang namin yan. Pag wala lang ano, ang hirap pa kasi maglalabas ngayon, ante. Kaya nga, hirap talaga. Mahirap ang kumilos ngayon. Tapos may mga ganyang pangyayari pa. Dito maraming COVID rin. Marami, may kapitbahay kami yung ano na positive. O, huwag kayo maglalabas. Ayun, ganun din, di ba? No, sa amin, ganun din. Huwag kayo maglalabas. Pupunta ako dyan, pag-usapan namin. Huwag kang mag-alala ni Kalix. Okay naman si Kalix dito eh. Hindi, kasi nakakaawa din yung bata. Lalo yan, ganyan nangyari sa nanay niya. Huwag kang mag-alala, okay naman yung bata. Hindi naman ko pabayaan ni Laika eh. Alam ko naman yun, di naman pababayaan ni Laika yan. Kaya lang, siyempre, sa nangyari sa nanay niya, kawawa din. Oo, siyempre. Ano talaga? Ano, Pizza City, nilipin na daw sa Riyad eh. Tumawag sa akin yung kaibigan niya. Doon na lang daw nilipin. Kasi, nagbinigyan na ng taning ng ano, hari sa Saudi. Kasi kung pinalitaan niyo kaagad yan, sana na ilapit natin yan dito kung saan na pwede ilapit. Sana na uwi pa yung bangkay niya. Yan nga na sana, kaso lang wala na, huli na. Hindi naman makakilos kasi dahil nga sa COVID. Kasi nga kulang din sa komunikasyon, wala rin sinabi sa akin. Kasi ang iniisip ko dyan, yung bata kawawa naman, di man lang niya nasilayan yung nanay niya. Ko. Oh, sige, i-text mo ngayon. Tatawagan kita. Mahirap mag-usap dito. Oo. Asan si Kalix? Baka usap muna. Be. Oh, pakabait ka dyan, ha? Opo. Huwag kang pasaway, ha? Tatawag ulit ako mamaya, ha? Kumain ka na? Ha? Kumain ka na ba? Papa. O, sige na. Ano, tatawag ulit ako mamaya, ha? Okay. Pakabait ka, ha? Huwag kang lalabas. Papa. Sige na, may alang. Love you, be. Love you. Ingat ka dyan. Papa. Sige na, mamaya tatawag ulit ako. Papa. Sige na, be. Bye-bye na, be. Mamaya ulit. Okay. Bye-bye. Love you. Sige na, be. Love you too. Okay, bye-bye. Bye. Bye-bye. Bye-bye, be. Bye.
You gave me the letter. I guess it was July.